Isang magandang-magandang araw po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsubaypoy po dito sa ating YouTube channel na inihahandog po sa atin ng Spread Kindness Kuwait. Ngayong araw po ay itatampok na naman natin ang panibagong kwento para po sa pagpapatuloy ng inyong panunood sa ating mga palabas o tampok na istorya dito sa ating YouTube channel. Kayo po ay maaaring mag-like sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Pakipindit nyo po ang bell button para kayo po ay manotify sa bawat video ng ating pong itatampok dito sa ating palabas. Ngayong gabi po o ngayong araw po ay magbabaliktanaw po tayo sa mga kwentong aral ni Lolo Ambo. Ang mga kwento po ni Lolo Ambo ay hango sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Harinawa po tayo po ay matuto o may matutunan po tayo sa mga kwentong ito na ating itatampok dito po sa ating programa. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay tumatalakay po sa buhay na ating pong pinagdadaanan sa pang-araw-araw. Ito po ay pinamagatan nating sukli. Ang sukli po ay ang kalabisan sa bawat halaga na ating ibinabayad sa tuwing tayo po ay bibili. Panoorin po natin at pakinggan kung ano ang kwento ni Lolo Ambo at kung ano ang mga aral na maaari nating matutunan sa kwentong ito. May isang lalaki sa isang malayong-malayong nayon. Bumili siya sa tindahan ni Aling Nena. Matapos niyang matanggap ang kanyang sukli, ay agad din siyang tumalikod at naglakad paalis pabalik sa kanyang tahanan. Pagdating niya sa kanyang tahanan, ay napag-alaman niya na kulang ng isang dinaryo ang sukli sa kanya. Kaya dali-dali siyang bumalik sa tindahan ni Aling Nena na galit na galit. Pagdating ng lalaki doon, sinabi niya, "Aling Nena, kulang po ng isang dinaryo ang sukli ninyo sa akin." Nagtaka si Aling Nena. Kaya sumagot si Aling Nena, "Bakit nang minsan, labis-labis ng 5 dinaryo ang sinukli ko sa iyo? Hindi ka nagreklamo?" Ang tugon ni Aling Nena. Kaya napaisip ang lalaki. At siya'y nangatwira ng ganito, "Sa una mo pong pagkakamali, pinagpasensyahan ko na po kayo. Pero sa pangalawa at pagkakataong ito, kailangan ko na po kayong ituwid. Sumusobra na po kasi kayo." Yan ang tugon ng lalaki. Kitang-kita po natin sa sagot ng lalaki na nung panahon na siya ay nakatanggap ng labis, siya po ay nanahimik at hindi po siya nag-complain. Ngunit ngayon po na meron pong kakulangan ang sukli na kanya natanggap, siya po ay galit na galit. Marahil ito po ang natural na reaksyon nating mga tao kapag sa pagkakamali ay nakikinabang tayo, madaling magpasensya. Ngunit kapag agrabyado tayo, ay iba ng usapan iyon. Yan po tayo eh. Yan po tayong mga tao. Mahilig tayong mga tuwiran o magaling tayong mga tuwiran sa oras na tayo ay naaagrabyado. Pero sa oras na ang bagay ay papabor sa atin, madalas tayo po ay nananahimik. Hindi po ba? Yan po ang nature nating mga tao. Pero hindi po dapat ganoon. Dapat maging
patas po tayo. Maging patas po tayo sa ating kapwa. Ang pagiging patas po ay pagpapakita ng isang katapatan. At ang katapatan po ay pagpapakita na tayo po ay may pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba po ay pagpapakita na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Dahil sa pagiging mapagkumbaba po natin, ito po ay pagpapakita na tayo po ay marunong umunawa. At ang mga bagay-bagay po na nangyayari sa atin, kung lalawakan po natin ang ating pangunawa, wala po tayong magiging kaaway. Wala po tayong magiging problema. Dahil kung tayo po ay marunong umunawa, especially po sa ating kapwa, hindi na po natin kailangan pang mga tuwiran. Dahil marahil, madalas, yan po ang nature nating mga tao. Kapag ang isang bagay po ay hindi papabor sa atin, madalas humahanap tayo ng kamalian ng ating kapwa. Yung kamalian na yun, yun ang ating tinitingnan. Yun ang ating parating nakikita. Yun ang nagbubunsod sa atin ng galit. Dahil yun po ang nakikita natin na hindi magbibigay ng magandang resulta para sa atin o advantage para sa atin. Pero kung yung kamalian na yon ay tayo po ay makikitang mapapabuti, tayo po ay nananahimik. Hindi po ba? Ganyan po ang totoong nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil tayo nga po ay tao lang, marahil madalas marupok tayo sa mga pagkakataon. Pero kung tayo po ay nananalig sa ating Panginoong Diyos, at tayo po ay parating nananalangin na buksan po ang ating kaisipan, ang ating damdamin upang maunawaan po natin ang mga bagay-bagay na ating pinagdaraanan, mas nagiging maluwag po ang takbo ng ating pamumuhay. Wala po tayong nagiging kaaway, wala po tayong nagiging balakid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Wala po tayong dapat iwasan. Dahil ang lahat po ng bagay o ang mga tao na ating nakakasalamuha ay nagiging maayos po ang takbo ng ating relasyon sa kanila. Hindi po tulad nung isang bagay na gagawa tayo ng bagay na ikakasira ng ating kapwa dahil nga pong gusto nating patunayan nung yung ating pangangatwiran ay talagang prove na tama o yung ating sabi nga ay yung ating sariling interpretasyon sa isang pangyayari ay tama. Madalas po humahanap tayo ng kakampi para mapatunayan natin na tama yung ating katwiran. Pero hindi po dapat ganoon. Mas magiging maganda, maaliwalas po ang takbo ng ating buhay kung tayo po ay marunong tumanggap, marunong magpakumbaba, at marunong pong umamin ng ating pagkakamali. Dahil ang pagkakamali po ay hindi po pagpapakita na ito po ay katapusan na po ng lahat. Ang pagkakamali po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maitama po natin ang mga bagay-bagay kung saan po tayo nagkamali. Kasi karaniwan po sa atin mga kapatid, madali nating itago ang makasariling ugali sa pamamagitan ng matalinong pangangatwiran. Hindi po ba? Yan ang nature nating mga tao. Mahilig tayong mga tuwiran. Matalino tayo masyado sa mga bagay na alam natin na tayo po ay maagrabyado. Pero hindi po dapat ganoon. Dapat po tayo ay maging matapat, unang-una po sa ating sarili, pangalawa po sa ating kapwa, at dapat higit na sa lahat po, yung mga ginagawa nating pangangatwiran, meron pong isang nasa taas na nakatingin at nakakaalam kung ano ang laman at takbo ng ating puso at damdamin. So, kahit anong talino pa po ng pangangatwiran nating gawin, merong isa na nakakaalam ng katotohanan. At yan po ang ating laging tatandaan mga kapatid. Dahil pagdating po ng panahon, sa Kanya po tayo haharap. Sa Kanya po tayo magsasabi at hindi po tayo po pwedeng mga tuwiran sa pagkakataon na iyon. Dahil simula po ng simula ay alam niya kung ano ang nangyayari sa ating buhay.
So bakit pa po tayo mga ngatwiran sa ating kapwa? Magpakatotoo na lang po tayo para wala po tayong pagsisihan sa bandang huli. Dahil kung pagkakamali man po ang ating magawa, magkakaroon pa po tayo ng pagkakataon para maitama po ito. Dahil nga po, katwiran nga po nating lahat para sa ating kapakanan, madali nga pong humanap ng katwiran. Napakadali pong humanap ng katwiran kaysa umamin sa ating pagkakamali. Pero mga kapatid, mas magiging maganda po ang ating takbo ng pamumuhay kung tayo po ay nagiging totoo, unang-una po sa ating sarili. Dahil ang pagiging totoo po natin sa ating sarili, nagbibigay po ito ng positive effect kung saan po tayo patungo. Yun lamang po mga kapatid, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming Spread Kindness Kuwait YouTube channel. Magkita-kita po tayong muli sa mga iba pa pong mga video o mga kwento na aming itatampok sa mga darating na araw. Muli po, ito ang inyong kaka, nagpapasalamat at nagpapaalala. TikTok-TikTok lang ang tamaan sa pool! Mga kaka, always remember to be kind, for everyone is fighting a hard battle. Let's continue to strive and spread kindness. Maraming salamat po. Bye-bye!